nakaupong estatwa ito. May taas na humigit kumulang 7 pulgada, may bigat na 4 na libra, at gawa raw sa 21 karat na ginto. May magkarbo din itong headdress at kung ano-anong bululoloy sa katawan. Sa itsura nito, sino mag-aakalang magmula pala ito dito sa Pilipinas? Ang Agusan image na mas kilala sa tawag na Golden Tara. Tulad ng kahit anong kwento na may kinalaman sa ginto, pinaka-interesante pa rin kung paano na-discover ito. Ayon sa kasaysayan noong July 1917, pagkatapos na isang malakas na bagyo, isang babaeng manobo ang di sinasadyang nakadiskubre ng Golden Tara, di umano sa pampang ng Wawa River sa Agusan del Sur. Dito sa Barangay Cubo Esperanza, Agusan del Sur, nakilala ko si Aling Constancia, ang apuraw ng tinutukoy na babaeng manobo. At sa kauna-unahang pagkakataon, mabibigyan na ng pangalan ng nakapulot ng Golden Tara, si Bilay Campos. Ano po ba to dati? Go back pa yan. Isasama raw ako ni Aling Constancia kung saan di umano napulot ng kanyang lola ang Golden Tara. At laking gulat ko na hindi sa mismong Wawa River ang aming sadya. Saan po nakuha yun exactly? Dito. Dito? Dito sa lugar na malaking puno yan. Oh, yan ba yan? Oh. Yung aking lula, nagpunta doon sa malaking kahoy kasi magdumi siya. Tapos nakita niya yung may kumikidlap sa likuran niya. Pagkuha niya, nakita niya na manika talaga. Ang nakitang manika ni Lola Bilay, yun na pala ang Golden Tara. Ang salitang Tara ay pangalang Sanskrit. Isa itong Diyosa sa Vajrayana Buddhism. Paano niyo nalaman na talagang malaking bagay ito? Yung lula ko, ignorante. Oh, hindi po niya alam. Hindi alam. Ayon sa mga nakatala, kumalat daw ang balita sa diwata na nakita ng babaeng manobo. Hanggang nakumbinsi siya ng dato ng kanilang tribo na isuko ang diwata. Sanoy Deputy Governor ng Agusan na si Blas Baclagon. Kaya ang estatuwang ito tinawag din dating Buwawa ni Baclagon o Ginto ni Baclagon. Ngunit iba ang binunyag sa aking kwento ni Aling Constancia. Binenta niya? Wala, hindi. Ano ginawa po niya? Hindi. Ano po ang ginawa niya? Dinakaw. Dinakaw sa kanya? Mm-mm. Sa yung maliit na kaban. Totoo man o hindi ang bersyon ng kwento ni Aling Constancia, ang sunod na lang na nakasulat sa kasaysayan mula kay Baclagon. Ang Golden Tara napunta sa pagmamay-ari ng Agusan Coconut Company kung saan malaki raw ang pagkakautang ng gobernador. Subalit noong 1918, tinangkapa raw ng Amerikano si Dr. H. Otley Bayer na hikayate ng gobyerno ng Pilipinas na bilhin ang Agusan image para sa National Museum. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi ito naganap. Hanggang noong 1920, naging malaking item ang Agusan image sa Manila Exposition kung saan naibenta ito sa mga Amerikano sa halagang 4,000 piso. Kung iaadya sa inflation, 1,537,386 pesos and 59 centavos na ang katumbas ng Golden Tara ngayon. Ang Golden Tara, dinala noong 1922 sa Field Museum of Natural History sa Chicago sa Amerika. Ang stand dito, if all cultural properties are legally acquired by a foreign institution, sa kanila yon. Pero kung illegally acquired, we have the right to claim it. Nahihirapan na tayong mapuha. Yan ang... Kasi nga, binili na siya. Mm-mm. Ano pong pakiramdam niya doon? Sayang. Ano pa yan? Makaahon ng aming kahirapan. Kapag pumunta ka
pagbaka sa lungsod ng Butuan sa Agusan, agaw eksena ang kulay gintong rebultong ito na may taas na 3 talampakan. This artifact was subsequently acquired by the American in 1922 and bought by the wife of Governor General Leonard Wood. This part of Mindanao was part of the Majapahit Empire. Maging sa kanilang mga souvenir shop, mabibili ang imahe nito. Ito ang mga replika ng Golden Tara. Bagamat nanghihinayang sa pagkawala ng isang tunay na yaman, ang mga opisyal ng Agusan del Sur, wala raw balak bawiin sa Amerika ang Golden Tara. Ang sa amin man lang eh, makahingi kami ng tulong, assistance para ma-develop namin yung lugar na pinanggalingan. Parang mayroong historical landmark, yun ang ano namin na sana maka-access kami ng tulong galing sa US. Ngunit iba ang opinion ni dating Senador Aquilino Pimentel na sa kanyang huling privilege speech sa Senado, nagpahayag ng mosyong ibalik ang Golden Tara sa Pilipinas. Wala pong halaga sa pera yung mga treasures na ganoon para sa bansa. Kaya kailangan sisikapin nila na mabawi po natin yun at sa magandang pakikiusap. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa Field Museum of Natural History sa Chicago. Agad nilang tinanggihan ang hiling namin na makuhanan ang Golden Tara sa kanilang museo. Subalit hindi pa rin kami sumuko. Makalipas ang ilang pangpalitan ng komunikasyon, sa wakas, pumayag na rin sinangkuna namin ang Golden Tara sa kanilang mismong museo sa Chicago sa Amerika. Noong 1893 pa matikas na nakatindig ang Field Museum of Natural History sa Chicago. Dito nakadisplay ang ilan sa 21 milyon nilang koleksyon ng mga artifacts at fossils mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama na rito ang tinuturing na pinakamalaki at pinakakumpletong na buong kalansay ng Tyrannosaurus Rex na dinosaur sa kasaysayan na pinangalanan nilang Sue. At sa kanilang Granger Hall of Gems, kahilera ng pinakamagagandang diamonds at iba pang mamahaling bato sa buong mundo, masisilayan ang isa pang yaman, ang tila mailap na orihinal na Golden Tower. Pala ang tinaguriang Golden Tara. Salamat naman at nakita na kita. Pero dito, ang tawag po sa kanya ay Agusan Gold Image. At ito nga pong maliit na figurine na ito na gawa sa ginto. Napakalaking impormasyon na naibibigay tungkol sa pamumuhay natin noong 13th century. Di ko inasahang mamamangha ako ng ganito nang makaharap ko na ang maalamat na Golden Tara. Naisip ko tuloy, ganito rin kaya ang naging pakiramdam noon ni Lola Bilay noong una niyang makita ang manika ng ito. Ayon kay Jamie Kelly, ang Collections Manager sa Anthropology Department ng The Field Museum, 1922 pa raw nasa kanilang museo ang Golden Tara. Mr. Kelly, tell us, how did the Field Museum acquire this golden image? The figure ended up in the hands of a U.S. Government official and the local archaeologist's hands. There was some concern about, you know, what was going to happen to this piece. We couldn't share it with the public there in the Philippines. There was some fear that maybe it could be melted down for its value in gold. Mm-hmm. So there were fundraising efforts here in Chicago because of Chicago's involvement with previous expeditions to the Philippines by anthropologists. Mm-hmm. One of those was Faye Cooper Cole, who is a curator here at the Field Museum. Louise Wood, whose husband Leonard Wood served over in the Philippines. Oh. Shayla Matthews, who is a professor of divinity in the Divinity School at the University of Chicago. So they worked together to raise funds to purchase the piece.
Nagsagawa rin daw sila ng pag-aaral tungkol sa estatwang ito. I mean, we tested it doing X-ray fluorescence to see what its carat and gold was, and it's certainly above 18 carats, but it's a gold alloy. It has some copper, some silver in it. Walang dudang natatangi ang pagpapahalagang binibigay ng Field Museum sa Golden Tara para itong maliit na puong nakakulong sa salaming eskaparate. At bagamat estatwa, parang tunay na tao kung ilarawan ito ni Jamie. When you talk about her, I see like she was a real woman. She looks like a woman in meditation, trying to encourage others. I mean, especially if she was, in fact, an offering goddess, encourage others to do the same in terms of their religious beliefs and how she might have been used in that context. Subalit, hindi lang Golden Tara ang bagay na mula sa Pilipinas na narito sa Field Museum. Isinama ako ni Jamie sa isang tila top secret na location. Kung saan daw nakatago ang ilang pang Philippine artifacts na nasa kanilang pangangalaga. This is a woman's shirt, and this is a Tingyan rice planting stick. Aabot daw sa 10,000 artifacts mula sa Pilipinas ang nakatago sa kanilang storage room para higit na maprotektahan. At 3 sa mga ito ang inilabas niya sa aking pagbisita. Ang blusa nito ay blusa po na gawa daw ng Blaan tribe, tribu ng Blaan. Ito ay sa bandang Davao sa Mindanao. Kung ating titignan, ito ay talagang masusing ginawa ng kamay. Isa-isa bawat hibla. Napaka-intricate ng design. Ito pala ay mga shells na matagang hinugis ng ganyan para ito naman ay maadorno dito sa blusa na ito. Mahigit 100 taon na mula nang nadala dito sa Chicago ang mga gamitang ito ng ating mga ninuno. Pero kitang-kita na nasa maayos pa rin kondisyon ng mga ito. Lahat ng mga ito kinolekta ng mga Amerikanong anthropologist nang pumunta sila ng Pilipinas mula 1907 at 1910. Isang adorno na ginagamit ng mga kalalakihan ng unang panahon at kinopya daw po ang ngipin ng mga baboy damo. Kinarve po nila ito mula sa nakar, sa Mother of Pearl. Sa pagtatapos ng araw na ito, may naramdaman akong pagmamalaki bilang isang Pilipino. Nanggintong estatwang ito na natagpuan sa agusan. Ganun na lang kung pahalagahan ng mga banyaga sa ibang bayan. I've never seen anything like it. It must be the most valuable thing in here. But it's beautiful. It's gold and it's big. I mean, it's probably pretty heavy. Mr. Kelly, is there a possibility that the golden image can be returned to the Philippines? No, I really can't answer that. I don't know the answer to that. But it's something that if a request were made, something that the museum would certainly have to consider. Bukas man ang Field Museum sa posibilidad na maibalik ito sa Pilipinas. Wala pa rin itong kasiguruhan. Oo nga, nasa mabuting kalagayan ang Golden Tara sa Amerika. Pero hindi ko pa rin maiwasang maisip. Iba pa rin sana kung personal itong makikita ng ating mga kababayan. Lalo pat, tila maaaring marami pa itong ibinayag na mga gininto ang lihim tungkol sa ating kasaysayan. Kung makapagsasalita lang ang iba pang mga kagamitan ng ating mga ninuno, ano pa kaya ang ilan pang mga misteryo ng ating nakaraan?